Anong gusto mo? Pangalaro. Gusto mo, kuya? Deadbone. Ang bilis na sagot. Alam, magaan o. Nasa iyo, asawa mo? Hindi. May asawa ba ako? Wala ka din pamilya. Apat siya nung magkapatid na naan dito. Wala ka mga pamilya. Kaya kami lang magsasama talaga dito. Tay, yung pangako po namin sa inyo. Ito po. Laruan na. Ayan. Gusto ko makita, Nay? Para to sa asawa mo. Hindi ko alam kung natin. Hindi yung asawa ko daw. Ay, God. Hindi mo kilala asawa mo, Nay? Hindi mo na maalala. Akala ko siya lang yung naalala mo sa buong buhay mo. Ay, hindi ko na big test. Ay, kilala ko. Sino mo? Sirain na natin. Sirain na natin. Wala ka sila. Ano ka rin ba lang maalala? Ayan na. Ay. Mapahatid ako eh. Yan. Ikaw. Pagkakit siya kung naman ba yun? Oo. Bakit kilala ko? Ano po mo nga yun? Ha? Yun. Apo. Bakit magiging patuko pa? Ni bebed. Ha, anak ba ni bebed niya? Oh. Oh my God.
Oo, pagdating. Ayan po, bigay po ng ano tay. Migs Angels Squad. Ayan. Ingat, baka nabatayin. Miss Mab. Matay, ito yung pangagapunan sa inyo. Wow. Bago. Palito lang niyan. Sa kanya na. Ayoko na sa video. O hindi na, sakay ka na dali. Parang hindi ka magtampo. O dali, upo na na yun. Oh, matubay ko eh. Makapal yan. Yeah. Yeah. Ano ka dyan? Meron pa ako pa sa lubok na ito. Kaya dito ka tuloy. Alam niyo yung last time na... Alam niyo yung time na nakausap kita? Ano sabi mo sa akin? Gusto mo nang... Cellphone. May nakikilala na si nanay. Yun, ano isa. And then... O sino yun, Nay? Kita mo. Ako, kita ko lang eh. Ayun, yun ang tatawag. Na, hindi nakalala ka? Naalala mo siya sino yun? Nakakalimutan ko. Kaya, nakalimutan ko pangalan. Pero sa buka, naalala mo siya. Naalala mo. Ayan, kula, ano yung pangako ko sa iyo? Sabi ko, babalik ako sa iyo. Ano yung willing mo? Yung cellphone. Ito na yung bago mong cellphone. Ito kaya si Rado. Kung bago yan natin, ako yan. Sabi mo, panonoorin mo ako palagi. Magandang lahi to. Magandang lahi. Magandang ito, sponsor po ito ng mga kabingsuan natin. Bago, kuya, sumamaya mo na lang to kalikutin. Ano? Thank you. Thank you, bro. Ito na yun, benta ko yan. May benta ko yan. Thank you. Salamat. Salamat. Ano yung nararamdaman mo, kuya? Masaya. Ngayon ko lang nagka-cellphone ng ganito. Yes, ma'am. Bigay ko sa kanya. Ano yung brick game? Pwede kang humangirap.
Tay, kausapin kita. Okay lang ba? Ikaw yung ibida naman sa episode nating na to. Dali. Bawal na, bakit? Yung kasi yung kanyang fighting song. Okay. Pero sa kanya yun, yung pangatog. Ikodra na siya sa, ano tawag doon? Patung. Si Kuya. Si Kuya. Nako. Ay, si yun. Si Kuya kami din. Yuk. Bawal na? Ah, pala ko si Nanay. Ay, si Nanay bawal. Saka si Tatay. Si Opo. Bawal. Ang masyado mataas yung kape. Sa parking scene niya. Kamusta natin? Ay, pag nagpapag ng mga sasampay. Naglalaba ako eh. Naglalaba ka? Kamusta? Pagod. Araw-araw? Araw-araw. Eh, doon ko sakit pa nga yung aso ko. Dinagdagan pa ng aso mo. Nakikisabay naman yung mga aso mo. Hindi, parang ano daw. Alaga niya. Alit buhay. Sino? Yung aso. Bakit? Sakit. Sa baboy. Ah, ganun? Parang sila yung nagaan. Sa sacrifice. Pwede sa awan ng Diyos yan. Nagulahalis ko. Okay naman. Ano ba? Yung aso daw nagsasakripisyo. Sila yung nagkriba. Ano mo't sasabi mo sa mga... Salamat. Maganda yung wheelchair ni tatay. Tapos si kuya ko, napasaya nyo. Pakalakan lagi sa kanya yan. Yung cellphone na yan. Ikaw, Joe. Baka hindi ko lumabas sa kwarto. Ay, siya ko na lang. Yung para pagtalunan, napakaliit na bagay. Pero lang yan, hindi natin madadala sa hukay yan. Hindi natin kayang dalhin yan. Kahit anong yaman natin, may iwan yung pera na yan. Hindi natin madadala. Kaya dapat lang talaga, magpakatao na lang tayo. Hindi lang naman, maano tayo sa kapwa-tao at sa pamilya. Amen. Ikaw naman din, ano naman masasabi mo uli sa mga taong hindi naiintindihan yung mga sitwasyon gaya yung mga nangyayari ka na tatay sa pamilya nyo sa ganyang sitwasyon? Siguro ano yun, walang damdamin yun. Yun lang masasabi ko. Walang pagmamahal yun. Ang ganun. Walang pagmamahal. Hindi marunong umano sa taas. Importante yun. Sa lahat ng bagay. Sa itaas yun. Yes. Sa lahat ng samahan, sa pamilya, kailangan talaga kilalanin natin yung lumikha sa atin. Oo. Yung Panginoon. Number one yun kasi. Kasi kailangan natin makilala ang Panginoon sa buhay natin para ang Diyos ay pag-ibig eh. Kasi pag mahal natin, naniniwala tayo, nananampalataya sa taas, mabubuo ang isang pamilya mo na talagang solid. Nandun yung pagmamahal, ang pag-uunawaan at suportahan ng bawat isa. Pero sa akin, para sa akin, napaka-swerte. Totoo ng magulang mo na nagkaroon ka ng anak. Ay, nagkaroon sila ng anak na gaya mo. Kasi bibihira yung mga anak na ganyan yung trato sa magulang. Kasi ano yun, kahit naman yung nag-abroad ako, lahat naman ang sahod sa kanila pala. Kasi lang naman ang pamilya, lahat ang anak. Saan ko yung nagbubuhos lahat? Sa kanila. Kaya masaya ako nung patikala ako naipon. Tapos naibigay ko yung gusto nila. Naayon ko lahat yung sahod ko sa kanila. Kahit walang natira, okay lang yun. Pagpapalain ka lalo ng Panginoon. Alam mo yung sabi nga nila, pag mahal mo ang iyong baguna, ang pagpapala ay nasa sa'yo. Hindi man ngayon maibigay yan, pero alam ng Panginoon kung ano sakripisyo ang binibigay mo sa pamilya mo at saka sa magulang mo. Sabi nga nila, pag mahal mo ang magulang mo, siksikliglig at sabi nga daw. Pero, totoo, hindi yan sayang, pero totoo yan. Gaya na sinabi natin, hindi man ngayon ibibigay ng Panginoon yung swerte na yan. Darating at darating yan. Amen po. Amen yan, in Jesus' name. Tsaka kasama kayo sa kadasal namin, mga kabunso. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo, sa effort nyo, sa ginagawa nyo sa pamilya namin. Maraming maraming.
Wala ka rin pamilya. Apat siya nung magkapatid na nandito. Wala kang mga pamilya. Kaya kami-kami lang magsasama talaga dito. Kami-kami mag-aalagaan. Ikaw naman, okay, ano naman yung masasabi mo sa mga taong kagaya mo yung sitwasyon? Is lang. Makakaraos din naman lahat ang bagay. Siguro pagsubok, binibigay sa atin. Pero kung hindi mo kakayanin, nahihirapan ka talaga. Kasawa ng Diyos sa tulong niya. Pag kinatawag ko, pag nakapagod na ako, nahihirapan ako. Hindi naman niya ako pinababayaan. Pag halimbawa, nangangailangan kami ng pera, kinakapos na, may biglang Good Samaritan na darating. Ayun, katulad, di ba, inanayan nyo kami ng tulong. Tapos, may isa akong kaibigan na isinama ko sa isang birthday. Nanalo siya sa raffle ng bigas. Ayun yung matali kong kaibigan. Pinauwi niya sa akin yung bigas. Wala nga. Kaya ako natuwa. Siya yung talagang inaano sa akin. Pag nagkikita kami, bibigyan niya ako ng maliit na halaga ang sarili ko kung ano gusto kong kainin, ibili. Kasi nga, mga ibang income dito, kundiin pension ni tata. Tsano lang naman, tsaka yung kapatid kong barangay tamo. Yun, talagang pagpakasa-asa talaga lahat. Eh, ano naman po yung masasabi nyo na buo yung pamilya, maayos yung nanay, maayos yung tatay, maayos yung kapatid. Pero nandun sa point na bakit kailangan hindi nagkakasundo. Ano yung mga advice na pwede mong maibigay sa mga taong kumpleto naman yung pamilya pero hindi sila nagkakasundo? Siguro merong pagkakataon na sa pera, tapos meron din naman na pagdating sa mga magulang, sino ang magtitingin? Mga ganun eh. Isa, pinagtatagol mo yun eh. Yun yung na halos nangyayari sa ngayon, di ba? Kaya mga nagtatalo-talo ang isang pamilya, pagsama na, maiiwan na property ng mga magulang. Tama. Yun. Kaya hindi sila nagkakasundo-sundo. Pero, hindi dapat. Hindi maganda. Yung magandang ano yung para pagtalunan, napakaliit na bagay, pero lang yan, hindi natin madadala sa hukay yan, hindi natin kayang dalhin yan. Kahit anong yaman natin, may iwan yung pera na yan, hindi natin madadala. Kaya dapat lang talaga magpakatao na lang tayo. Yun na lang naman, maging mag-maano tayo sa kapwa-tao at sa pamilya. Amen. Ikaw naman din, ano naman masasabi mo uli sa mga taong hindi naiintindihan yung mga sitwasyon gaya yung mga nangyayari ka na tatay sa pamilya nyo sa ganyang sitwasyon? Ano yun? Walang damdamin yun. Yan ang masasabi ko. Walang pagmamahal yun. Ang ganun. So, walang pagmamahal. Tsaka hindi marunong umano sa taas. Importante yun. Sa lahat ng bangawag sa itaas yun. Yes, sa lahat ng samahan, sa pamilya, kailangan talaga kilalanin natin yung lumikha sa atin. Oo. Yung Panginoon, number one yun kasi. Kasi kailangan natin makilala ang Panginoon sa buhay natin para ang Diyos ay pag-ibig eh. Kasi pag mahal natin, naniniwala tayo, nananampalataya sa taas, mabubuo ang isang pamilya mo na talagang solid. Nandun yung pagmamahal, ang pag-uunawaan at suportahan ng bawat isa. Yeah. Pero sa akin, para sa akin, napaka-swerte. Totoo ng magulang mo na nagkaroon ka ng anak. Ay, nagkaroon sila ng anak na gaya mo. Kasi bibihira yung mga anak na ganyan yung trato sa magulang. Kasi kahit naman nung nag-abroad ako, lahat ng mga sahod sa kanila pa. Kasi ayun akong pamilya. Na akong anak.
saan ko yung nagbubuhos lahat? Sa kanila. Kaya masaya lang. Masaya ako nung kasi wala akong naipon. Tapos naibigay ko yung gusto nila. Naayon ko lahat yung sahod ko sa kanila. Kahit walang natira, okay lang yun. Pagpapalain ka lalo ng Panginoon. Alam mo yung sabi nga nila, pag mahal mong iyong magulang, ang pagpapala ay nasa sa iyo. Hindi man ngayon maibigay yan, pero alam ng Panginoon kung ano sakripisyo ang binibigay mo sa pamilya mo at saka sa magulang mo. Sabi nila, pag mahal mo magulang mo, siksikliglig at umahap. Sabi nga daw. Pero, totoo, hindi yan sayang, pero totoo yan. Gaya na sinabi natin, hindi man ngayon ibibigay ng Panginoon yung swerte na yan. Darating at darating yan. Amen yan in Jesus name. Tsaka kasama kayo sa madasal namin ng mga kabunso. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo sa effort niyo. Sa ginagawa niyo sa pamilya namin. Maraming maraming salamat. Talagang malaki ang tulong niyo na. Katulad niyan. Yung mga binigay niyo na grocery. Talagang inaamot-amot ko yun. May isang araw, nag-noodles ako. May isang araw, nag-torta akong meatloaf. Malaking bagay talaga. Yung bigas mo, hindi mo yung bigas pa rin. Hindi ka pa ginagalaw. Kasi nga, kumakain ba kayo? Bakit hindi ko babawas? Hindi kasi nga, yung kaibigan ko nga nanalo sa raffle. Yan ang nauna kong nabuksan. Okay. Diba, God is good. Paunti-unti, minsan bubuhos sa'yo ng Panginoon. Paunti-unti. Yung blessing na biglang dumarating na hindi mo akalain. Tapos, ang napanalunan niya, bigas. Ang napanalunan ko, 500. Sa birthday yan. Kaya, biglaan yung paglabas na yun. Bigla ako inaya. Alas na hindi na nga ng gabi ko lumabas nun eh. O gaya po namin. Diba, gaya po namin. Diba, kayong sumulpot dito. Kaya talagang blessing. Yes, kumilos ang Panginoon sa buhay niyo pa. Kasi isa kami sa mga dinadala para sa inyo. Kahit papaano naman maless-less naman yung konti, isipin ninyo. Imagine, may stress ka ng isang araw, di ba? May stress ka ng isang araw, di ba? Parang ang laking bagay na yun sa iyo. Pero yung swerte na yun na konting... swerte man sa iyo ngayong araw na to na nakaluwag-luwag ka ngayong araw na to na isipin mo, blessing na yun. At syempre, hindi tayo din aalis dito kahit papaano. Bibigyan ka namin ate ng konting panggastos mo rin. Dagdag. May salamat. Kailangan ba talagang? Kailangan na kailangan. Kung ikaw tatanungin ko, hanggang kailan ang buhay niyo? Kasi ano yung mga diba? Siyempre, kailangan ninyo pa ng ready to class yung tulad. Diba? Kailangan nyo din to. At hindi naman sa sinasabi namin na parang may masabi lang kami. Hindi bukal sa puso namin. Hindi to parang sa pilitan na may maiabot lang kami sa iyo. Kasi ramdam namin, alam namin, yung sitwasyon, kulang pa yan. Alam ko lahat tayo sa buong mundo na to, malaki ang pangangailangan when it comes to hanggang kailan. Sabi ko nga kanina, hanggang kailan yung hanggang nabubuhay tayo, kailangan natin ng mga ganun. Kailangan natin ng tulong, kailangan natin ng may pang-support. Diba? Tulad nito atin, ganyan yung sitwasyon. Pero at least kahit pa paano, sa kunting halaga na to, masusuportahan namin. Gaya din ang sinabi ko kanina, sa isang araw na stress, napakalaking impact sa kalusugan natin ngayon. Pero yung saya mo buong araw, sobrang sarap sa pakiramdam. Hindi ko akala na may ano ko nakapapit yun. Kaya na, tapos kasi nga yung kasi hindi mo pwede nila kami yung wifi. Kaya hindi sa emergency nga yung para matawagan kayo din yung So, paano magbabayad? Ako manggalawin yung... Actually, nakabayad ako. Siya na yung po siya. Dahil doon sa ayuda. Yan ang pinagbayad. Ah, okay. So, meron na. May makukonek na bala si... Makakakonek na bala si... Si Kuya naman super busy. Kinalimutan na tayo dito. Hindi, siya ko.
Pero kahit ako naman eh, di ba? Pag nakatanggap ng mga ganyan, minsan babaliwalain mo na yung nangyayari kasi ang isip mo, yung ganitong bagay. Kaya dyan. Ayun, ganyan po sila na. Abot hanggang tayo. Kaya lang baka mabasa, ang ganyan mo. Paano mo, iya, palagyan mo rin ng ano, ng... Ay, pusa! Pusa! So, okay na. Thank you so much. Thank you. Oh, alam ko naman. Kahit gabi-gabi na, pagod kayo ngayon. Dahil alam ko, may pumuntahan kayo. Nasa shooting ata po. Kaya kagagali lang po namin yung shooting. Pero, minuto ako. Minudo ka? Oo, kasi yun ang na-request mo the last time. Nagluto ako. Meron? Oo, ayun. Tama-tama, magutom. Kumain kayo. Ayan, mga kabunso, ayan, kagagaling nga namin sa... Maraming salamat kay kabunso sa tinulong niya sa buong pamilya ko. Lalo na sa hipag, sa manugang ko, sa pamangkin, na siya ang naging tulay para makaano yung aking... pamilya, ang mga tulong ni Kabunso na makarating dito sa layo ng aming lugar. Kaya sana pagpalain pa si Bunso Migs at maging healthy for every day at makatulong pa sa ibang tao. Pagtuloy-tuloy yung kanyang pagtulong sa lahat ng mga taong nangangailangan. Maraming salamat po sa inyo sa mga tumatangkilig po kay Kabunso. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Ade. Ayan, kailangan ko yung mga ganyang bagay kasi isa kayo sa mga nagpapalakas sa akin. Isa kayo sa mga ganyang mga sinasabi na nagbibigay lakas para sa akin, para gampanan ko yung ganitong, para sa akin, tungkulin ko na to eh. Hindi yung parang nakarecord na sa akin. Kailangan mo pundahan do, kailangan mo tulungan do. Kasi alam mo, parang connected na ako kay Lord. Kaya sabi ko, pag nagbibigay ako ng mga ganito, nagbibigay kami ng tulong ng mga ganito. Alam mo yung sinasabi ko sa iyo, siksikliglig at tumaapaw. Grabe blessing sa akin ni Lord. Totoo yan, sabi nga natin, hindi mo natin kailangan pang sabihin yung mga bagay-bagay na biyaya na binibigay sa atin. Pero at least alam ni Lord kung gaano tayo magpasalamat sa kanya. Kaya sobrang thankful ako dahil hindi ako pinababayaan ng Panginoon. Kaya ang sukli naman... Ka pa sa araw-araw. Yes, kaya ang sukli ko kay Lord, yung talagang pananalig at talagang kapit ko sa Kanya. At the same time, yung mga dasal ninyo na binibigay sa akin. Mga kabunso, maraming salamat. Salamat po! At syempre, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga kabunso natin na nandiyan sa likod ko na handa pa rin sumuporta mula noon hanggang ngayon. At salamat at hindi kayo bumibitaw. Gaya ng ginagawa ko, hindi ako bumibitaw sa ganitong gawain. Dahil alam nyo, masarap sa pakiramdam, mga kabunso, yung makapagbigay tayo ng tulong na wala tayong hinihingin kapalit, kundi ang pag-ibig, pagmamahal at biyaya na binibigay lang sa atin ng Panginoon, okay na tayo. At least kahit papaano, the end of the day, alam natin kung saan tayo lulugar. Alam ng Panginoon kung saan niya tayo dadalit. Kaya kung ako sa inyo mga kabunso, masasabi ko lang sa inyo, patuloy po tayong gumawa ng kabutihan, hindi lang po sa pamilya natin, hindi lamang po sa mga kaibigan natin. Bagkus, patuloy po tayong gumawa ng kabutihan sa mga kagaya po ng mga tao dahil ni nanay na minsan hindi po natin alam kung ano yung buhay na meron sila. At sa mga kabunsoan po natin na alam po natin na nandyan pa rin sila at naghihintay ng tulong sa mga kagaya natin, sa mga mabubuting loob, ayan, huwag kayong mawala ng pag-asa, kapit lang, at alam po natin na ang Diyos ay nandiyan. Alright, once again, this is Migs Molino na nagsasabing happy lang, ngayon naman, ingat, God bless, and bye-bye! Ayan, bye-bye, at ayan, tuloy na. Kuya! Ano? Ayos ka lang? Ayos ka lang? Oh.
Nay, ano masasabi mo naman sa mga tao? Bakit? Ano gagawin? Yung sasakyan ng asawa ko binigay eh. Ano masasabi mo? Salamat, Nay. Salamat. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Oh. Ay, kaya tayo masasabi niyo. Thank you din po, Tay. Kuya, ikaw. Masasabi mo. Thank you. Thank you. Nay, baka tumulo. Hindi hadlang ang paglimot para sumaya ang isang pamilya. Hindi hadlang ang anumang bagay para maging maayos ang pamilya. Walang pamilya na dinaayos sa tamang suporta at pag-intindi. Di man sila nagkapamilya, ngunit ang maging sandigan ang isa't isa ang naging dahilan para maramdaman nila na hindi sila naulila sa bawat araw. Patunay si ate na katapangan, pagmamahal at walang sawang pagsuporta sa pamilya ang magpapatatag sa bawat hamon ng pagsubok sa kanilang lahat. Patunay si Lola na hindi ang paglimot niya ang hahadlang para siya ay hindi maging masaya at ma-enjoy ang buhay kasama ang kanyang pamilya. Sila ang salamin na hangga't kumakapit ang isang pamilya, mananatili itong matatag, lumalaban, sumasaya. Bahay ko, boss, relax. Bakit kaya alam mo pa yung mga kanta na yun? Eh, matagal na yun. Nakakaway ako rin, parang bata nung mga kalamanta yun eh. Doon sa bahay na. Ang positibo ni nanay, no? Ang positibo niyo na. Pero sana, in Jesus name, bumalik na. Gahit sa sabi ng anak mo, sana bumalik. Biglang na. Itik sa inyo ni Lord siya na biglang bumalik sa bago siya. Kaya lang hindi matanda. Ano? Video ko, huwag kong magagali. Sabay-sabay tayo, kakainin ko ng sero. Kakain ng pansit, may pansit ka dyan. Ang banay, na kung natatandaan mo, paulit-ulit kong tinatanong sa iyo. Ay, ganda niya na! Paulit-ulit kong tinatanong sa iyo, anong pangalan? Bakit? Anong pangalan ko? Bakit? Migs Molino. Migs Molino? Alam kita! Di ba si Molino? Molino. Yang sinulat. Sinulat niya.